Bumuhos naman ang pakikiramay sa pagpanaw ng isa sa mga tinuturing na haligi ng Philippine showbiz na si Ronaldo Valdez. Ang pamamaalam ng mga sikat na personalidad sa kanilang Lolo at Tito Ron, idinaan nila online. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Sa pagpanaw ng multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez, nagluluksa ngayon ang buong Philippine showbiz. Bukod sa pagiging ama ni actor-singer na si Jano Gibbs at aktresa si Melissa Gibbs, tumayo ring ama at lolo si Ronaldo sa maraming artista sa industriya. Kabilang dyan, si Catherine Bernardo na nagpost pa ng Instagram stories para sa kanyang lolo sir sa ginawa niyang serye last year na Too Good To Be True. Sa mga IG story rin idinaan ng Too Good To Be True star ni Kath na si Alyssa Bulak ang pag-alala sa kanyang naging Tito Ron. Ang kanila namang direktor na si Direk May Cruz Alviar. Ibinahagi pa ang mga unang sandali ni Tito Ron sa kanilang first day ng set noon. Pati na ang kanilang pa-birthday sa kanilang hinahanga ang aktor. Huwag na sana ako eh. Ma-e-emo pa ako nito eh. Well, I'd just like to say thank you very much to all of you. Inalala rin ng kanyang manager na si Jamela Santos ang mga huling sandali na kasama niya ang kanyang tinaguriang partner in life and in crime. Ang ating Good Morning host namang si Dimples Romana nagpost din ng nakakaantig na mensahe ng pamamaalam para sa kanyang lo na nakasama niya sa isang espesyal na MMK episode noon. Sabi pa ni Dimples, dalawang araw lang ang naging taping nila noon, pero dahil kay Tito Ron, nanumbalik ang kanyang pagmamahal sa buhay at sa kanyang pag-aartista. Maging ang ating frontline Pilipinas anchor na si Cheryl Cosim, nagpapasalamat sa mga naiambag na inspirasyon at talento sa industriya ni Tito Ron. Isa sa mga huling proyekto ni Tito Ron ay ang pag-host ng year-end special ng 1PH at One News. Sa isang hiwalay na post, humingi naman ng privacy ang anak ni Tito Ron na si Jano para mas makapagluksa. Nakikiramay ang buong News 5 sa lahat ng naulila ni Tito Ronaldo. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.